Alright, meron na tayong na kuhang talbos. So mga kabagis, yung talbos is life sa mga baboy natin, no? So for today's video po, magandang hapon pala. Gawin nyo to sa pakain niyo sa inyong fatteners kapag ka 2 months na, most especially sa grower na stage sa feeds, para tuloy-tuloy ang paglaki at ma-reach natin yung 85 to 95 kilos in 3.5 months, no? Gawin natin ito, mga kabagis. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at like sa ating mga uploads. Yan. So hindi talaga pwedeng mawalan sila ng talbos, mga kabagis, kasi yan yung appetizer ko sa kanila. Right after nilang maubos yan, gutom na yan para sa feeds nila mamaya. Okay, yung topic natin na gusto kong ma-emphasize, na para hindi tayo, kasi may kabagis tayo na kaka-chat lang sa ating Facebook na nabenta na nila yung baboy nila 3 months mahigit or almost 4 months, pero hirap silang abutin yung 70 kilos, no? May mga kabagis din tayo na naibenta nila yung baboy nila almost 4 months mahigit din, pero nasa mga 80 plus lang din yung kilos. So ito, mga kabagis, importante ito sa atin na yung pagpapakain natin sa ating mga baboy or sa fatteners, most especially sa grower stage. Ito yung pinaka-importante talaga na ma-execute natin ito ng tama. When I say ma-execute ng tama, mga kabagis, yung pakain natin is katulad nito. Kung every meal nila, mga kabagis, no? Gusto ko lang ma-mention yan. Every meal nila, sa full tatlo sila, Kung for example, yung pakain mo sa umaga is 3 kilos, katulad nito, every morning, 3 kilos yung mauubos nila, tatlo. So, mapansin mo, after a week, yung 3 kilos na yan, kung hindi na nila, hindi na sapat sa kanila, malalaman mo kasi na hindi sapat. Like right after mong maibigay yung pakain, yung dami ng sukat mo is mabilis lang nilang maubos. Oh. So after ilang minutes lang paglagay, ubos na kaagad, tapos parang hindi pa mapakali, hindi pa nahiga, no? Tumitingin-tingin pa sa'yo. So isa yung indication na kulang na yung 3 kilos. So, huwag nating hayaan na hanggang matapos yung grower na yon na stage. So, 3 kilos na lang hanggang matapos. So, you need to understand na may gradual yan na adjustment sa ating dami ng pakain. At sana makuha natin yung logic why kailangan nating tansyahin kung itong 3 kilos kailangan na bang gawing 3.5 natin, or naging 4 kilos na ba, dahil sa dumaraan yung mga araw at linggo na lumalaki na rin yung baboy mo. The more kasi, the higher the possibility na kapag mag-gain na sila ng weight, tapos lumalaki na sila, the higher the possibility na mas dadami yung feeds na kukonsumuhin nila sa grower stage. And kailangan yan ma-address, mga kabagis. Yun yung gusto kong maintindihan sa lahat, at yun yung ginagawa ko ngayon. Kaya tingnan ninyo, so napakalaki na. So hindi imposible yung 85 to 95 kilos sa 3.5 months. Sa totoo lang, itong dalawa na to, yung puti, kayang-kaya yan maabot natin.
sa 3.5 months. Basta yung pagkain natin, mas especially sa grower feeds nila, sa grower stage, is ma-execute natin ng tama. Okay? So may mga cases kasi magtanong tayo, oh, kabagis, 2 months na yan, ano yung pagkain mo? Gaano karami? So gayahin natin, tapos yun na lang, i-stay na lang natin hanggang matapos yung grower. So mali yun. Kaya mapansin niyo, may mga cases na ang baboy is payat, hindi tumaba, no? At iba yung laki nila sa na nakuha mo yung tamang adjustment sa dami ng feeds, no? Katulad yun, no? Malaki, mataba. Kaya ito, kailangan itong mapakain din ng finisher bago natin ibenta. So yan, tingnan niyo yung talbos. So normally inuuna nilang kainin yung dahon bago yung tangkay ng kamote. Napakaganda, no? Oh. So yun lang naman, kung ang sukat ninyo ngayon, i-observe ninyo after a week or after ilang araw kung yung 3 kilos na yon is kailangan na ba nating pagdagan, kailangan na ba nating i-3.5. Hindi ko ina-advise ngayon, no, mga kabagis, yung magbigay ng mga snacks, yung wala na akong ginagawang ganun, kasi napansin ko the same lang din naman yung laki, no, magbigay ng snacks or hindi, and then tipid sa feeds po yon para sa akin, kasi kahit 1 kilo, 2 kilo yung ipa-snacks mo sa isang pool, sa 10 baboy mo, magpa-snacks ka ng 2 kilo, 3 kilo, kung i-total mo yan in 1 month, napakalaking ano yan, mga kabagis, napakalaking napakadaming feeds na yung mawala sa iyo na supposed to be i-add mo na lang sana doon sa regular mong pagkain na 3 times a day. So yun lang yung ano ko, na-observe ko, kaya tinigil ko siya. Kasi malaki yung feeds na maubos, tapos almost the same lang din yung laki at timbang ng mga baboy once ibenta na natin sa edad na 3.5. Ito yung mga RIR. May bantam tayo. Kas kumain ng talbos, oh. Pakainin ko muna ng feeds. So hindi naubos yung talbos ng kamote, pero balikan niya nila maya-maya. So normally ginagawa ko lang talagang ano siya, appetizer. Ang konti lang, tapos pakainin na. Ang ganang-gana. So ngayon, na-observe ko kasi mas maganda yung pagkain nila pagkabasain konti yung grower feeds. Mas mabilis. Binabasa ko konti. Yung brown natin, humahabol siya, kabagis, oh. Humahabol, pero hindi talaga niya katulad sa 2 puti, oh.